Good morning, Fulgent Distributors at saka sa mga ating guest affiliates at saka yung mga incoming affiliates natin. Good morning dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, and also sa mga distributors and members din natin na nasa abroad. Marami na tayong mga distributors sa international. Meron tayo sa Korea, meron tayo sa US, Nigeria, Abu Dhabi, Dubai, and also parting Japan. So magandang umaga. At napakaganda ng pag-uusapan natin. Napaka-interesting kasi pagdating sa health and wellness, sino ba naman hindi magiging interesado? Pagdating sa beauty, ano ba yung pinaka-latest ngayon? Kasi nga may mga tinatawag na innovation. Every now and then, may mga breakthrough. Sa iba't ibang bansa kasi meron silang mga tinatawag na nag-evolve, no? May mga bagong discoveries. So ano yung pinaka-latest? Yun yung pag-uusapan natin. Now, for the last probably mga 3 months, fortunate ako na kasama ko yung mga medical specialist. No, pumunta kami from North, Abra, Ilocos, hanggang sa Mindanao, Davao, of course, Cebu. Napupuntahan namin yan. And then, along the way, nag-uusap kami, nagpapag-usapan namin na napakaganda ng mga bagong mga discoveries and innovation kasi mayroon yung mga sakit na hindi natetest or nadadiagnose, nakukuha kung ano yung cause. Dahil nga sa technology, sa advancement ng technology, ay nakukuha na ngayon yung gustong ma-achieve na resulta. Wala yan before. Kaya nagpapasalamat sila kasi may mga gamot, may mabagong mga pharmaceutical products, new discovery. Pero along the way, habang nag-uusap kami, eh may mga tanong na pumapasok sa isip ko. Number one, sabi ko, kung may mga bagong discoveries na lagi nalang pinag-uusapan, nagagamot, itong tanong ngayon na matindi, paano nangyari na kung meron ng mga gamot na bagong-bago, no, na sabi nga nila, breakthrough din, paano nangyari na mas marami ang nagkakasakit than ever before? Dati-dati, mga medyo may edad na, 50, 60 years old, yun yung mga mayroong diabetes. Parang normal lang na ang mayroong hypertension, may diabetes, ay yung mga nasa edad na 50, 60 years old. Pero ngayon, ang nakakapagtaka, kahit na 30 years old pala, meron ng hypertension. Meron ng diabetes, yung early onset ng diabetes at the age of 20. Dati-dati yung mga cancer, di ba, cancer patients, narinig natin sa mga medyo may edad na. Pero ngayon, kahit na bata, ay bakit nagkakaroon ng mga ganong grabing kondisyon pagdating doon sa health kalusugan nila? So, parang magkakontra, di ba? Parang very ironic yung situation. So, ngayon, dito pumapasok ang tinatawag na technology or yung tamang approach pagdating doon sa health and wellness. And I'm sure kayo ngayon will agree with me dahil nga doon sa sinasabi natin na health is wealth, di ba? Kahit na yun ay pwede nang sabihin na cliche, paulit-ulit na lang yun ang sinasabi, health is wealth. Pero ang katotohanan, it still applies to our situation today. Even before, today in the future, talaga namang number one ang ating kalusugan. Napatunayan natin yan, di ba, during the pandemic. Marami akong kakilala, may pera, nasa kanila lahat pagdating sa financial. Pero walang nagawa yung pera nila nung sila ay nagkaroon ng COVID. Diba? Nung nagkasakit sila, may gumastos, 1 million, 8 million, pero walang nagawa yung pera nila. Kaya matutuo, it's true. Health is really our wealth. Kaya nga, kung iisipin natin, mai-relate ko lang ano, kung bakit ang dami na iba't ibang klaseng mga sakit ngayon. Lalo na dun sa mga listeners natin, mga distributors dito na taga-probinsya. Kasi di nyo man itatanong, lumaki ako sa probinsya eh. Talagang yung tawag nila sa amin, Prom D. Now, para lang ma-relate natin yung pag-uusapan natin sa mga changes, kung bakit nga naman ang daming mga iba't ibang klaseng sakit ngayon, i-relate lang natin ng konti dun sa lugar na kinalakihan ko ng probinsya. Kasi ganito yon, noong elementary, maalala ko, parang mga siguro grade 5 o grade 6. Wala naman yun yung mga tubig na ditubo ngayon, yung nawasa na tinatawag nila. Natatandaan ko, pagdating ng 6 o'clock in the morning, ay nag-iigib ka agad. Yun ang aming obligasyon. Yun ang aking obligasyon bilang lalaki, di ba? So, mag-iigib,
Tapos, gigising na ng madaling araw, mga 5:30, gising na. Tapos, 6 o'clock, start na mag-give. Now, yung tubig ngayon, bubuambahin mo mula dun sa artesian well, yun ang tawag namin. Poso, di ba? Ngayon, bubuhatin, dadalhin sa kusina, ganun naman. O kaya kung dun sa paliguan. Now, pag napagod ka, ang iinumin mo, yung manamis-namis na medyo mainit pa, warm na mineralized water. So, dahil doon, nakakapag-exercise ka na, nakakainom ka ng mineral water. At the same time, doon ka nasisikatan ng araw, yung sunlight. And syempre, malakas ang pakiramdam ko noon, nung bata ko. Papasok ko sa school, eh wala naman kaming malaking perang baot. Pagdating ng merienda, ang merienda na tatandaan ko noon ay yung mga sago, kamote, kamoting kahoy. Tapos pagdating ng merienda, pag-uwi, yun yung mga prutas. Alam mo kung saan kukuha ng bayabas, kung santol, o kung ano man yung prutas. Ganun ang buhay probinsya. Pagdating naman doon sa pagkain, okay, yung pagkain ay yung ulam namin, yung sinigang. Ang kinukuha namin yung sampalok na talagang purong tunay na sampalok, yung bunga ng sampalok. Walang mga nor-nor pa noon, mga artificial. So, yun ngayon, tapos yung sinigang na masarap na yon na natural, di ba? Pati yung inihaw. Then pagdating ngayon ng gabi, syempre tahimik, fresh yung hangin, mahimbing yung tulog. Kaya pagising mo kinabukasan, napakalakas. Now, yung panahon namin na yon, pati yung mga kabataan, bibihirang nagkakasakit. Ako, hindi ko maalala kung kailan na dinala ko sa doktor, pati yung mga kaklase ko. Pagka mayroong na-aksidente, nalaglag doon sa puno, o kaya yung mga malaking sugat, ganun lang. Tapos pati yung mga kamag-anak namin, lolo ko, ang life span nila, natatandaan ko lolo ko, 96, 94, 80, mga farmers namin doon, 80 years old, ang lalakas pa ng katawan. Now, ano yung pinupoint ko rito? Kasi sabi nga nila, hindi mo kailangan pumunta sa mga magagaling na doktor kung namamaximize mo yung binigay sa atin ng mga pinaka-the best na natural doctor. Okay? So, i-mention ko, sinasabi na mayroong lima. Okay? Yung top 5 na natural doctor. Number 1, yung fresh na mineral water. Number 2 is yung air. Yung exercise. Okay? Yung food, yung natural. Diba? Tapos, yung quality ng sleep. Yan yung mga best doctors. Now, easily, marirealize natin na ngayon, ikukumpara natin, ang source ng water natin ngayon, di ba, hindi na yung natural. Puro nakalagay na sa bote. And take note, ang isa sa mga pinakamabenta ngayon, yung mga gusto nila yung pang filtered or lalo na yung binibenta na puro highly, kumbaga acidic na siya. Alright? Now, hindi na siya natural. Wala na yung kagaya ng dati na manamis-namis na lasa ng tubig. So, wala na tayong option ngayon ng fresh and natural water kung hindi puro mga lahat gawa na sa laboratories. Pagdating naman dun sa sunlight, paano pa magkakaroon ng magandang source ng vitamin D? Eh, takot na yung tao sa radiation. Nasira na yung ozone layer. So, kumbaga, yung pangalawang the best na doctor natin, nawala na rin. And another thing, paano nga makakapunta ng sunlight yung mga kabataan ngayon? Especially, di ba, yung mga teenagers natin, eh hindi naman na natutulog ng alas 9 o alas 10 ng gabi. Eh minsan dahil nga dun sa kalalaro nila sa internet, anong nangyayari? Alas 11, alas 12, dun palang matutulog. Kaya gigising yan, mainit na, kumbaga tirik na yung araw. So, wala na rin yung sunlight. How about exercise? Napaka-importante sa atin yan because we are designed to move. Ang problema, di ba, dahil nga takot sa init, takot sa araw, naka-kotse, naka-aircon. Pagdating ngayon dun sa eskwelahan o sa opisina, naka-aircon din. Di ba? Tapos pag-uwi dun sa bahay, pagod na, matutulog na, walang exercise. Now, napaka-importante ng mga na-mention ko na yan kasi nga, wala na tayong access, majority, wala nang access doon sa limang doctors. Now, ito ang pinaka-importante. Yung babanggitin ko na ika-anim na doctor natin. The doctor inside. Yun yung ating immune system. Pag napakalakas ang immune system mo,
hindi mo kailangan yung mga pumunta doon sa doktor, bumili ng mga antibiotics kasi kumbaga na-equip tayo. Ang ating immune system, ito yung network ng mga cells, ng mga tissues, kumbaga nandito na lahat yung mga organs, the whole system. Okay? Ang trabaho ng immune system natin is to protect yung ating katawan sa invasion. So, for example, mayroong attack, ano? Either yun ay na-inhale, di ba? Nasinghot natin, o kaya nga dito, from our mouth, o kaya sa pagkain, o kaya medyo may pumasok sa skin, pwede rin, na-puncture. So, ibig sabihin, mayroong atake. Ang gagawin ng yung ating, pala, by the way, is the immune system is yung R&R response. Ano yung R&R response? To recognize, aalamin muna nila kung anong klase yung invader na yon, and dun to respond. So, magpuproduce ngayon yung tinatawag natin na antibodies. Tinitrigger yung B lymphocytes to produce antibodies. So, yung antibodies kayo, parang bakuna. No? Yun yung purpose noon. Para sa ganun, makilala niya, ma-recognize niya, at alam niya kung paano i-attack. At once na-produce yun, yung mga antibodies na yon, hindi na yan aalis, mag-stay na doon sa ating katawan. Di ba napakaganda? Mag-stay na sila doon, nag-aabang na sila, para anytime na meron ulit panibagong atake, kilala na nila. Alam na nila kung paano siya gugupuin o kaya tatalunin. Pero, ito pa, yung B lymphocytes na yon, hindi niya kayang mag-isa na labanan or paalisin. So, tatawagin niya ngayon, kumbaga meron siyang kasama no, na mas matatapang. Ito yung mga tinatawag na T-cells. Naririnig nyo natin yung mga T-cells, panlaban sa cancer. Yan. Ito yung mga soldiers to attack and destroy and to eliminate yung attack ng virus. Kaya nga, yung katawan natin with the immune system plus yung limang doctors natin sa labas, ang disenyo ng buhay natin supposedly ay 25 years times 5. Ilan yun? 125 years, di ba? 125 years. Now, the question is this. 125 years pa nga ba tayo ngayon? Hindi na, di ba? Kalahati na nga lang eh. Alam nyo ba kung ano yung average natin na lifespan ngayon? Diba supposedly 125, 100 years? Ang average lifespan natin ay 67 years na lang. So parang half na dapat na-enjoy natin ng life, kalahati na lang. So you could just imagine kung ikaw ngayon ay 50 years old. 50 years old tapos ang average lifespan is 67. Parang isipin mo 17 years. Nandun na tayo sa dulo. Kaya nga, napakaganda ng pag-uusapan natin kasi gusto natin na ma-enjoy pa rin. So, yun yung problema. So, ito ngayon yung solusyon. Kasi, pagka hindi natin inayos, hindi natin in-address, hindi natin pinag-usapan, hindi namin kayo binigyan ng solusyon, ito ang magiging problema. Magkakaroon yung tinatawag na immune system disorders. Ano yun? Bagsak yung immune system mo. Now, iba-ibang causes niyan. Pwedeng minana, wala tayong magagawa dyan. Malnutrition, yun ang pag-uusapan natin. At saka yung aging, para mapigil yung pagtanda. Medication, mapipigil din natin yan basta tama yung approach. At saka yung chemotherapy. So, hereditary lang ang maaring wala tayong magawa. Pero the rest, magagawa natin yan ang solusyon. That's why we are here. Okay? Allergic disorders, cancers, at saka yung autoimmune. Ang mahirap kasi sa autoimmune, kagaya ng lupus, kahit na may pera ka, okay? Kahit na, kumbaga, talagang lahat ng resources financially meron ka, wala tayong magagawa doon. Kahit nga si Marcos, di ba? Nasa kanya lahat. Pero bakit wala nagawa sa health? Kasi nga, ang autoimmune disorder, like yung lupus, hindi niya, kagaya ng nasabi natin kanina, na-discuss natin, yung immune system, hindi niya kilala. Parang sa, para mas madaling maintindihan, isipin niyo yung Civil War. Kunyari lang, huwag naman sana mangyari dito sa Pilipinas. Ang Civil War kasi, kapwa mo, Pilipino, yung bis, yung itsura, parehong-pareho, yun pala, yun na yung kalaban. Unlike kung ibang nationality, let's say Russian, yung kalaban, pagdating dyan, malayo palang kilala mo na. Pero ito, hindi mo kilala kasi nga kapareho mo, kapareho-pareho, the same. Kaya mas madaling maintindihan yung autoimmune deficiency na gano'n or disease.
Kasi nga, yun ang problema natin pagka nagkaroon na tayo ng ganong matinding klaseng sakit. So, mas maganda na ma-address na natin. Ito, we start now with the solution. Nakita nyo naman na meron tayong problema, kaya ngayon, pag-usapan na natin anong magandang solusyon. Okay, start tayo sa pinaka-basic. May narinig kasi ako noon one time, di ko makakalimutan, sinabi sa akin nung isang magaling na nutritionist, sabi niya, huwag ka nang lumayo. Diyan lang sa harapan mo, makikita mo na yung problema mo pagdating sa kalusugan, nandyan na yung last one. Totoo nga naman, kasi ito yung tinatawag natin na food pyramid. So, nung bata tayo, di ba, ng elementary, meron tayo yung food pyramid. Okay, so ginawa nilang localized, platong Pinoy. So, yung plato natin, dapat ganito yung tamang distribution. Okay, na merong fruits and vegetables, merong rice at merong fish. Ganyan. Pero sa atin, agad-agad makikita natin, hindi ganyan, di ba? Dahil yung buong plato natin, kanin, konting ulam, may sabaw, at bibihira yung may kumpletong apat na klase ng ganyan. At sabi nga nila, mayroon pang sobra, di ba? Pag sobra yung niluto mo ngayon, prito, ipapainit na lang. Kaya yung pinangat na famous na ulam natin, ano yung ibig sabihin ng pinangat, di ba? Yung pinangatlo, pinangapat na. So, yun yung problema natin. Kaya, hindi balanse. Now, maliban sa hindi balanse, kahit anong paraan ang gusto mo ngayon na maging masustansya yung pagkain, ang malaking problema natin ay yung exposure nila sa mga chemicals, di ba? Insecticide, herbicide, pesticide, kumbaga halos lahat may halong chemical na. Pagdating naman sa source ng protein, di ba, alam natin na yung growth hormones o kaya yung mga ini-inject, yung mga GMO, and even yung fish natin ay loaded na rin ng mga heavy metals. So may problema talaga pagdating dun sa balanced nutrition. Ngayon, baka iniisip nila yung malnutrition ang nasa isip ng tao, yung mga payat o kaya yun nga, yung parang galing sa Africa, di ba? Yung mga talagang alos butot laman na lang. No, may other na itsura, yung overnourished, yung talagang obese, di ba? That's also na hindi yung tamang nutrition, overnourished, it's still malnutrition. Kasi ganito yan eh. Dahil hindi nila pinipili yung pagkain, hindi balanse. Yung katawan nila ngayon ay nagsisignal at sinasabi niya na kailangan ko ng nutrition. So therefore, take note ha, nutrition. Hunger for nutrition. Hindi siya hunger for food. Kaya lang ang problema, ang nasa interpretation niya pagka ganun, na nagsisignal yung brain niya na kailangan mo ng nutrition kasi may kakulangan ka eh. So it's just a matter of time, masisira na yung organ mo. So, ang nasa isip niya ay gutom ako. Eh, nagmamadali. So, anong gagawin? Kukuha na lang kung ano yung meron dyan. Pwedeng chichirya, di ba? Matatamis. O kaya mag-order, lalo na ngayon, puro delivery na. Di ba? Puro delivery na, basta lang mabusog, pero walang quality, walang nutrition. Pagkakain niya ngayon, magtataka siya, gutom na naman ako. Di ba? Mamaya-maya, palagi akong gutom. Hindi niya alam, ang sinasabi ng katawan niya, hunger for nutrition. Pero sa kanya, hunger for food. So, anong nangyayari? Kain ang kain hanggang sa magkaroon na ng overnourishment. Now, dahil doon, eto ngayon ang problema. Top 10 killer diseases. Para maging aware tayo. Sa US, ito noong 2020, pero similar din yan sa case natin dito sa Pilipinas. Number 1 is heart disease. I know you will agree with me. Tignan nyo rito, oh. Heart disease, ganito karami. Diba? Number one. At alam natin, ganito din sa Pilipinas. Sakit sa puso, stroke, cancer. Diba? So, meron tayo yung diabetes. At ang mga Filipinos ngayon, isa yan sa mga fastest growing disease. Diabetes. Now, nag-agree ba kayo doon? Yes! Bakit? Kasi nga ang Filipinos, alam natin talagang kailangan ang kanin dyan by 3 times a day. Diba? Yun yung marami. Tapos, pagkatapos nun, may merienda.
Ano yung merienda, kakanin? Di ba? Matamis ulit yun. Oh, may ice cream pa mamaya. May midnight snack pa. Di ba? Kahit sabihin mo, naku, maraming naghihirap sa Pilipinas. Paano maghihirap? Eh, hindi rin naman 3 times a day ang karamihan kumakain. Kung hindi, 5 times a day. Karamihan matatamis. Talagang kung mapapansin mo, yung pagkain, puro lahat mayroong carbohydrates at saka yung sweets. That is why napakataas ng case natin ng diabetes. Alright? So, yun yung ating top killer disease. Now, gaya nga ng sinabi natin, meron tayong solusyon. Ayan, eto na. Papasok na tayo dun sa good news. Okay, para maintindihan natin na ano ba yung pinagkaiba ng pag-uusapan natin kaysa doon sa mga existing na marami na kasing ibang mga companies, marami na rin mga ganito. Halos pag tinignan nyo yung nandito sa harapan ko, eh familiar na kami dyan eh. Okay? At saka yun nga, yung iba, syempre may mga doctors, meron din silang mga prescribed medicine. Anong pinagkaiba ng pag-uusapan natin, yung company, yung Fulgent, ano yung approach niya? Ganito to, umpisa natin yung sa tinatawag nating basic na structure. Ang katawan natin, alam naman natin na ito ay composed of billions of cells. At saka yun yung from cells to tissues to organs, and the whole system. Ito na yung respiratory, ito na yung cardiovascular, musculoskeletal, reproductive system. Yun na. Now, karamihan ng mga gamot na piniprescribe sa atin ang tawag doon, target approach. Okay, ano ibig sabihin ng target approach? Ganito yan, simple lang. Pagka may sakit ka sa puso, bibigyan ka ng gamot para sa sakit sa puso. Ngayon, kung mayroon ng komplikasyon at sinabi, eto ka muna, meron ka na rin problema doon sa blood sugar mo, abay di iba ulit na gamot para doon sa blood sugar. E kung meron ka na rin sakit sa kidney, o meron ka ulit ibang prescription, yun yung target approach. No? Ang problema kasi sometimes, o majority ng mga prescribed medicine, which is yun yung kinakabahala natin, yung long term na paggamit nun, lahat yan kasi ay acid-based. At maaring merong side effect sa long term use, maaring inaayos niya yung problema mo pagdating dun sa puso, pero mamaya yung dun sa kidney, ay dun na pala yung unti-unti niyang dinadamage. Okay? So that is target approach. Now, yung approach natin, gusto nating i-address yung root cause of the problem. Yung pinakaugat talaga. Okay? Hindi yung temporary lang na address dun sa problema. Gusto natin yung pinaka-root cause of the problem, which is yung cells. Yung cells ngayon, yun yung kailangan na i-nourish, yun ang kailangan na i-detoxify, yun ang kailangan na i-reactivate, rejuvenate. So yun yung pinaka-basic. So doon tayo mag-uumpisa. Para sa ganun, pag na-improve natin yung quality ng ating cells, definitely yung tissues, yung organ, the whole na tinatawag nating system ng ating katawan ay maaayos na. That is holistic approach. So you can see the difference. Now, if I'm going to ask you, ano mas gusto mo, target approach or holistic approach? I'm sure ang gusto ninyo ay holistic approach. Now, dahil na pinag-usapan natin yung cells, eto na. Yan bagong, kumbaga, trend ngayon kapag usapan sa approach sa kalusugan. Di ba maraming mga food supplements, maraming ibang mga prescribed medicine. Pero ang pinag-usapan na ngayon ay stem cell therapy. Alam ko hindi nyo lang ngayon sa akin ito narinig, pero marami na yung stem cell therapy. Kasi yan, naging famous yan mula pa noong 1980s. In fact, noong World War II, meron na eh, kaya lang hindi pa siya na-document. Now, ito yung mga live na stem cell na pwedeng i-inject. Iba-iba klase yan. Pwedeng galing sa human, allogenic stem cell. Pwedeng galing din sa animal, yung xenogenic. At meron yung autologous galing sa sarili natin. No? Ngayon, yung cells kasi, ito na yung sinasabi natin, ang function niya is to replenish, repair, to stimulate. Tapos parang gisingin, sabihin natin yung dormant cells. And to replace, degrade, at saka hindi na siya nagpa-function ng mga cells. Yan. Ang Germany and US, Germany and Switzerland, alright, sila yung mga nag-pioneer pagdating sa stem cell therapy. Ngayon, kung makikita nyo dun sa emphasize natin, ano, na ang stem cell na approach, ito, conventional treatments, okay, are no longer effective. Parang sinasabi nito,
na yung gamot na binibigay ng mga doktor, parang suko na sila, wala na silang magawa. Ito yung sinasabi na iuwi nyo na lang, no? Antayin nyo na lang. Parang sabihin na natin suko na sila, no longer effective. Pero maraming mga naging napakagandang resulta na kaya pa pala na i-address ng stem cell. At yan, dito sa Pilipinas ngayon, yan na yung pinag-uusapan dahil marami na yung mga famous dito, politician, actors, actresses, mga doctors ay pumupunta doon sa Germany para nga dito sa stem cell. So, napakaganda. Marami na, numerous na itong mga testimonials na effect. However, ito ngayon, hindi naman lahat kaya gumastos ng 5-6 million per treatment. May follow-up pa yan. So ang tanong, paano ngayon yung mga ordinaryong tao? Diba? Maring sila dahil nga mga bilyonaryo, multi-millionaires yan eh. So barya lang sa kanila yung 5 million. Kaya pabalik-balik sila doon. Kaya nga sila nagkakaedad 1995. Diba? Para nakikita mo, very yung alert nila, tsaka sumasayo pa pagdating nila ng birthday, nakapula, yung mga yan. Ewan ko kung familiar kayo doon sa sinasabi ko. Because of the stem cell. Positive, di ba? Maganda. Ngayon, eto ngayon. Para sa ating lahat, para mas marami ang mag-benefit, meron natural source. Okay? Ito yung good news. May natural source. Pwede sa lahat. No? Hindi mo na kailangan gumastos ng 5 million o 6 million, mga ganyan, o paulit-ulit. Hindi mo na kailangan pumunta sa Germany. Kasi, because of yung research, no? Yung matagal na research nila, mayroong dalawang natural source ng stem cell. Number one, galing sa animal, di ba nabanggit natin kanina. Now, iba't ibang klase yan. Kasi mayroong galing sa rabbit, mayroong galing sa horse, mayroong galing sa sheep. Pero ang pinaka number one ay yung tinatawag na deer placenta. Yun ang pinaka top. Well, sabi nga din ng mga doctors na nakakausap ko, kumbaga para may hierarchy, no? Sa mga animals, ang pinaka number one ay yung deer. So yun yung pinakaunang source, top source ng stem cell. Now, yung ating produkto na ipapakita sa inyo, i-discuss ko, hindi lang siya kumbaga doon sa deer placenta. Kung hindi, kaya nga ang term nila dito, dual stem cell, kasi kinumbine nila, yung top source naman galing sa fruit. At yun yung Swiss apple stem cell. Okay? So, it's a unique combination, 12 active ingredients. Okay? Now, hindi natin, kumbaga, iisa-isahin ng malalim, no? Just an overview ng 12 ingredients. But before that, alam ko na ang unang-una niyong tanong, muna, safe ba yan? Okay? Effective. Proven bang effective? Siyempre, unang-una yung safe niya, yung safetyness. Baka mamaya, may mangyari sa akin, di ba? Tapos, effective ba yan? And then, pangatlo, teka muna, marami na akong mga ganyang naririnig ah. Kanya-kanya silang claim. So, anong pinagkaiba ng produkto na ito na pwede mong sabihin na, kumbaga, it's innovation, a breakthrough. Yan ang kiniklaim natin. So, anong pinagkaiba nito sa mga nasa market? Napakalaki. So, kaya kung ako'y tinatanong, kinukumpara, kasi sa akin, hindi galing sa akin to yung term nila, nabanggit lang nila na, hindi kasi yung una kong nasubukan, yung sixth generation na technology, sa inyo ay eighth generation, yung advanced technology, ano yung pinagkaiba? Ang sagot ko ganito, napakalaki ng pinagkaiba, kasi remember, ang pinaka-critical sa ganito mga natural food supplement ay yung quality, yung freshness. Okay? Yung freshness, number one sa akin yon. Ibig sabihin, lahat ng mga importanteng ingredients nandun pa sa loob. Okay. Para mas klaro, ganito lang. Bigyan ko kayo ng example. Nag-prepare kayo ng food. Di ba? Pinagsama-sama nyo yung magandang klase gulay, masustansya, fish, di ba? Tapos lahat ng mga herbs pinagsama-sama mo. Tapos sinerve mo ngayon. Okay? Nandun lahat ng pinaka-the best na ingredients. Sinerve mo. Ang problema, yung kakain, hindi niya kinain. Hinayaan niya muna. Tapos ang nangyari, hindi nilagay doon sa malamig na lugar, mainit, and then the following day pa niya kinain. What will happen doon sa masustansya dapat na pagkain?
panis, di ba? Sira. So kahit pa anong sustansya meron yan, wala nang kwenta. Baka nga, imbis na maging beneficial, maging harmful pa. Kaya kung akong tatanungin, napakalaki ng pinagkaiba. Just because of that. Now, ano yung garantiya ko sa inyo na yung atin talaga na preserve niya yung freshness? Freeze drying technology. Lyophilization. Ito yung proseso na napaka, kumbaga, advanced na naaalis yung water and moisture. So, in powdered form na siya. Okay? So, madalit sabi, taga dito sa Pilipinas, kumbaga parang kinukumpara ko to sa kakanggata. Di ba, familiar kayo sa kakanggata? Yung unang piniga na yon, nandun yung lasa, nandun yung sustansya. Parang ganun. Kaya para madaling intindihan. So, lahat ng mga vital ingredients na preserve. So, kasi, pagka ito ay liquid, okay, o kaya nakalagay sa soft gel, ang tendency, lalo na kung siya ay may water pa, ang question natin doon, paano ngayon kung hindi nila magagarantiya yung kanyang storage? Di ba? Paano kung yan ay nilagay sa bag, nilagay sa likod ng sasakyan? Di ba normally ganun lang yun eh? Nilalagay doon sa likod, naiwanan kung saan saan. Paano kung yung delivery nila ay hindi naman yung cold na tawag nito, yung may mga ganung mga klase, no? Na magpapadala sila o kaya mag-ship sila, mayroong enclosed van na tinatawag. So wala na yung quality niya. Pagka siya ay nandun sa soft gel o kaya may water and moisture. Ito, because it's an 8th generation advanced technology in powdered form. So we assure you na high quality. Only yung pinaka-vital ingredients ang dun sa loob. Next, ito pa, maliban doon sa na-preserve natin yung lahat ng mga vital ingredients, ang susunod naman nito, na concern ito ng mga maraming mga eksperto, ha? Eh, di ba pagka kumain tayo, nagpuproduce tayo ng tinatawag na gastric acid, no? O, yung juice, magmula dito, meron na kaagad eh, na gastric juice. Pagdating ngayon dito sa stomach natin, meron yung tinatawag na gastric acid. Ngayon, kasi kailangan natin yun para tunawin yung mga pagkain. Ito yung problema. Pagka ikaw ay soft gel, okay, eh, pagka yung gastric acid ay nag-umpisa siyang madecompose, matutunaw yun, madidissolve. So what will happen is, pwede siyang mamix dun sa mga ibang kinain mo. E paano kung may preservatives, may mga chemicals? So yung mga importanteng ingredients ngayon ay maaring masira, ma-degrade. So ang technology natin, yung tinatawag na enteric-coated delayed release capsule, ito yung kapsula na, yes, coated nga. So hindi siya kayang tunawin ng gastric acid. Para pagdating dun sa stomach, sa colon natin, pagpunta sa small intestine, dun pa lang siya ngayon madidissolve. So, pag na-dissolve sa small intestine, which is highly alkaline, yung environment, up to 80% absorption. Para optimal bioactive nutrient absorption. Kaya tandaan ninyo, pinagkaiba po, ano? Number one, freeze-drying technology in powdered form. Tapos, enteric-coated capsule. Okay? So, makikita nyo dun sa picture na kung yan, makikita nyo it is in a capsule form. Anyway, nandun naman sa ating picture yan. So, in-emphasize ko lang kasi nga, hindi mo may alis na may ikumpara siya dun sa ibang brand. Alright. Now, eto na. Yung pinag-uusapan natin kanina na importanteng ingredients. Take note, yung deer placenta natin ay 200 milligrams. Double yung potency dun sa iba ng 100 milligrams. Because like I've said, concentrated nga siya eh. Okay? The best grade, molecular structure matches the human protein. Ginagamit na ito mula pa doon sa 15th century. Gaya na sinabi ko, only yung mga royalties. Sila lang dati ang nag-i-enjoy nito. Pero sa ating ngayon, available na siya. Napakataas ng kanyang amino acid para sa ating muscles, sa hair, maintain healthy skin, hair, and nails. Alright? And also, meron tayong Swiss apple stem cell, naging famous na ito, para sa mga fine lines and wrinkles. Alright? Now,
to enhance further yung effect. Kasi nga, sabi nga nila dito, sa ganito, yung tamang combination, yung right amount, yung mga expert lang ang pupwedeng gumawa niyan. Hindi basta-basta lang nakapag-isip. No. Kasi hindi ito yung kagaya ng mga mathematics natin, no, 1 plus 1 equals 2. No, mayroon tayong tinatawag na the right amount, the right combination, the right synergy. So, mas lalong nagiging beneficial or mas potent ang effect. Phocoidal extract, tandaan nyo, ito yung brown algae na napakaganda panlaban sa tinatawag nating viral infection, antiviral, anti-cancer, anti-inflammatory because of the polysaccharides. Okay? So, yung mga sa term natin, may bukol, no? Kasi nga, anti-cancer siya. Yan, napakarami ng research na ginawa ito, na-publish na ito doon sa PubMed about phocoidal extract. Okay, so kasama na siya dito sa ating Fulgent placenta. Then we have marine collagen. Diba? Pag collagen ang pinag-uusapan, alam natin na pwede ito sa mga mas lalo na sa mga nagkakaedad. Kasi pag umabot na tayo ng 30, 40, okay, nagiging brittle na yung mga okay, bones, ligaments natin, tissues, nagiging dull na yung skin. So, kailangan natin ng collagen para sa mga mayroong inflammation, para doon sa mga mayroong sakit-sakit na sa kasukasuan, of course, para doon sa ating skin. Alright? Elasticity of the skin. Now, we need yung mga, itong mga additional na mga ingredients. To boost the immune system, we have yung muscadine extract na sa America. O yung mga natives, they call it muscadine. O sa English, muscadine. Ano? Muscadine extract. Very powerful na antioxidant. We have the avocado extract para naman ito sa moisturizing. No? Para sa ating skin. The evening primrose oil, napakaganda nito. Listen to me, yung mga specialist sa mga kababaihan. Kasi prone sila dun sa mga depression, dun sa kanilang dull na skin, tapos yung mga breast pain, yung tinatawag na mood swing, di ba? Premenstrual syndrome, yung mga ganyan. So napatunayan na evening primrose oil ay napakaganda sa mga ganung cases. Okay? Now, meron pa tayo ng rosehip extract. Rosehip extract, ito yung natural na vitamin C and E. And of course, pag sinabi natin mangosteen at saka yung santon, familiar na tayo dyan. Squalene is good for the heart and good for the brain. And then we have also yung citicoline. Citicoline, yung kailangan natin ito. Kasi ang citicoline is for the brain. No? Lalo na yung nagkaroon ng head injury at pag nagkakaedad tayo. Alam nyo ba na based sa kanilang ginawang study, ito, wala tayong magagawa nito, hindi natin mapipigil yung pagtanda. Talagang tayo ipapunta dyan. At kasama nung pagtanda natin, yung aging, ay yung pagsisirink ng brain. Unti-unti. Kaya nga, pag hindi nyo in-exercise, parang muscle din yan eh. So, kailangan, every now and then, in-exercise natin yung brain. Kaya patuloy kang nagbabasa, tina-challenge mo yung sarili mo, di ba? So, kailangan, nagsusulat ka, naglilista ka, yung mga ganyan. Kaya tingnan nyo, okay, yung mga active sa probinsya. Di ba? Ito, hindi ko naman in-expose, pero di nyo ba napapansin yung mga active doon ay yung mga, mapapansin nyo, ang malalakas yung mga nangungulekta ng wedding nung araw, ha? Ewan ko, wala na yata ngayon. Pero kung maalala ito yung sinasabi ko, makaka-relate kayo. Di ba? Kasi nga meron silang numero. Di ba? Meron silang listahan, may kwenta sila. Tapos naglalakad, so may natural exercise. May computation. So, na-exercise yung brain. Hindi lang yung muscle. So, ang punto ko rito is, every time, kailangan in-exercise mo rin yung brain mo. Nag-iisip, nagbabasa, and you take yung mga ganitong klaseng supplement kasi nga, yung citicoline ay proven na. Alright? Na-publish na yan. Kahit na yung mga expert, yung mga doctors, they know, they believe na ang citicoline ay para dun sa mga mental problems. Pwedeng ito ay dun sa mga merong memory loss. Di ba? Parkinson's disease. Kasi nga, pag nagkaedad tayo, ang sabi nila dun sa isang research, imagine this, ano? Yung size ng brain ng 3 years old at saka yung 90 years old ay pareho yung size. Ibig sabihin, nag-shrink.
Kaya nga, di ba nakakalimutan na? So, iwasan natin yon. Ibig sabihin, ma-prevent natin yon by taking yung mga products na ganito, Fulgent Placenta na may kasamang citicolin. So, yun yung combination ng ating Fulgent Placenta. Now, walang iba sa market. Wala kayong makikita ganito. There's no other distributor in the world kung hindi yung Fulgent lamang. Okay, so only Fulgent distributors. That is why wini-welcome na nga natin yung mga incoming. Kasi I'm sure magiging excited kayo, magiging interesado kayo. Nasaan mang lugar kayo ngayon? Di ba? Kasi pwede kayong mag-pioneer dyan. Imagine mayroon kang product na ikaw maging unang-una or sabihin na natin ikaw yung mag-pioneer. Or who knows, baka pwede yung pangkuhanin yung exclusivity. Ikaw na yung tamang tao dyan para sa lugar na yan. So, ito ngayon ang isang napakagandang opportunity. Not only para sa health benefit natin, sa family natin, loved ones natin, but also yung opportunity na makatulong tayo sa ibang tao. Alright? Then the second product that we have is the M3 factor. Kaya naman yung M3? Kasi pinagsama-sama yung tatlong M. Okay, muscadine or muscadine, mangosteen at saka yung makarot. Alam nyo, dati-dati, itong tatlo na ito, nabibenta na yan separately. Effective na yan. Kaya lang, gusto natin, yung talaga, hindi lang basta ordinary, kung hindi, yung maging the best. So we have yung tatlong combination ng M, ulitin ko, muscadine, mangosteen, and makarot. Makarot is for energy and vitality. Mangosteen and muscadine is very powerful na antioxidant. And then, dinagdagan pa natin, in-enhance pa natin further. Selenium, magnesium, vitamin C, D3, and zinc. Bakit? Di ba? Noong panahon ng pandemic, ang mga doctors na patunayan nila na napaka-importante nito. Sabi nga nila, you have to take it every day. Yung selenium, magnesium, vitamin D3, at saka vitamin C, zinc. Kailangan hindi ka nawawalan yan. So, imbis na bumibili ka na rin lang ng ibang brand at separate pa yung pagbili mo, pinagsama-sama na natin dito para talaga namang very powerful, super powerful yung M3 factor natin. Okay, so nandun na lahat. Now, yung free radicals, which is yun yung i-discuss pa natin mamaya, napaka-importante kasi na pag-usapan ito dahil yun yung umaatake sa atin everyday. Okay, so napakarami nung free radicals na tinitake natin everyday. Tingnan mo, from yung tubig natin na mayroong chlorine, yung toothpaste natin, yung mga iba hindi makapaniwala eh. Dito sa toothpaste, paano yan? Dito sa mga bata, umiinom sila na mayroong fluoride. Simple lang, may dagdag ko lang, hindi ko lang maiwasan eh. Kasi mga iba, hindi sila naniniwala na yung sa toothpaste ay hindi para siya healthy. Pag tinignan nyo yung box, tignan nyo yung box ng toothpaste, nakasulat doon, maliliit, talagang tinago nila eh. Na i-avoid na i-swallow ng 6 years old. Di ba, hindi ba kalokohan sa akin yun? Paano pipigilan? Eh samantalang ang toothpaste para sa mga bata, di ba nilalagyan pa kanila ng flavor? Strawberry, lasang bubblegum, sabi ng isang ads pa noong araw. Di ba? So, hindi mo pipigil, lulunukin at lulunukin yan. Kung ako, tatanungin mo, baka mula nung bata ako, napakarami ko ng nalunok na lason. Diba? Kaya nga, harmful kasi it's a poison. It's a toxin. So wala tayong magagawa. Exposed talaga tayo dyan. How about yung mga skincare products? Yes, napakarami ng mga harmful ingredients. Lalo na yung mga instant whitening. Diba? Gusto natin ngayon, puro instant, instant, instant. Gusto natin immediate effect. Ang kapalit naman nun, ay mayroon mga harmful ingredients and harmful chemicals. Isama pa yung mga pagkain natin. Isama pa yung mga side effect ng medicine. Plus, stress. So, number one na kalaban natin yan, stress and pollution. Kaya nga, ang sabi ng mga eksperto, hindi na nila tinatanong kung ikaw ay may toxin o wala. Kasi nga, meron tayong tinatawag na first generation chemical overload. Ano ito? There are 200 chemicals in average person's body fat. So, it's not a question of if, kung meron ka. It's a question of how much, gaano karami. Kaya nga, kailangan mo ng mga antioxidant kagaya ng M3 factor. Kasi yung muscadine na ingredient niyan ay pinakamataas. Hindi lang papantay. Kahit doblein mo pa, ang pinakamataas na source
ng antioxidant in the face of the earth. Okay? So yan, number one ang muscadine. And also, mayroong ginawang research, pwede niyong tignan yan, na-publish ito, na mayroon siyang double blind na human clinical trial na ang muscadine ay nag-i-increase ng kumbaga blood circulation. No? So, napakaganda nito pag pinag-usapan natin yan sa mga mayroong hypertension, may high blood, diabetes, lalo na yung mga medyo may mga tingling sensation na, di ba? Maraming may mga tusok-tusok, maraming mga ganyan, that's poor circulation. Sign na yan, ano? Symptoms na yan, na meron kang poor circulation. So, kailangan mo ng ating M3 factor. Alright? And then, eto na. Ito na isang pinaka-interesting part. Okay. So, listen to this. Napaka-importante nitong product natin because we have, again, the exclusivity. Okay, yung Fulgent Aids Life. Premium glutathione. Oops, glutathione? Eh, ang dami na yan sa market. Kung glutathione din lang pala. No. Okay, eto. Napakalaki ng pinagkaiba na naman. Glutathione is good. Kasi nga, unang-una, pagka Filipino ang pinag-uusapan natin, di ba nga, gagawin ng lahat para pumuti. Kuminis ang balat. Maging kutis artista. Sino mga ba naman, di ba? For how many years ko dun sa abroad, yung mga OFW natin, gagawin ng lahat. Hindi yan uuwi na mukhang naghirap o kaya yung itsurang maglulupa. Sabi nila, narinig ko lang sa kanila yon. Talagang ang gusto nila pag-uwi, siyempre parang kutis artista. Now, ang nagustuhan nila sa glutathione is pumuputi ka na, at the same time, gumagat na pa yung kondisyon ng iyong atay, yung sa liver. O diba, imbis na magkaroon ng side effect, positive yung kanyang side effect kasi kumbaga meron na siyang iba pang napaka-importanting function. Pero again, let's go back doon sa sasabihin na, teka muna, eh glutathione din lang pala, eh meron na sa market. Okay, let me explain. Alright? Ang glutathione ay pinuproduce ng ating katawan. Ito yung pinaka-powerful na antioxidant. No? Kailangan ng ating buong katawan yan. Okay? Kasi nga may tinatawag tayong chronic na oxidative stress. Ano ibig sabihin ng chronic oxidative stress? Medyo kuwan ng konti yung term niya, no? Kumbaga parang pang mga doctors lang. Ganito lang yon. Yung kayong oxidative stress, mas marami na yung pumapasok ng mga free radicals mo kaysa doon sa napuproduce ng iyong katawan na antioxidant o yung glutathione. So kumbaga, imbalance na siya. So mas marami yung pumapasok kaysa doon sa napuproduce para labanan yung mga free radicals. So pagka ganun ang situation, chronic oxidative stress na yon. Kaya ngayon, dahil nga hindi mo na kayang kumbaga pantayan yung dami ng free radicals o yung mga toxin, bibili tayo ngayon ng glutathione sa market, yung L-glutathione, yung oral supplementation. Kaya lang, eto ngayon, after how many years, mayroon siyang limitation. Poor yung kanyang absorption at saka mayroong degradation dun sa digestive system. So, 2 to 3 hours, kumbaga na-degrade na siya. Kaya ngayon, lumabas yung bago na form ng glutathione. Ito yung S-acetyl, crystalline form. Hindi siya L-glutathione. L, di ba? O reduced glutathione. Ito ngayon yung S-acetyl. Okay? Na nakapatent siya ang imothion. Okay, let's go further. No? Mabilis na to. Now, nabigyan ko na kayo ng background kanina about oxidation. Napag-usapan na rin natin yung excessive production of free radicals. Ngayon, free radicals kasi, narinig natin lagi yan eh. Sometimes, ang explanation nila dyan, kumbaga parang, ito yung bakal, sobrang tibay, dumikit ngayon yung kalawang dito, at dumami ng dumami yung kalawang, ang mangyayari kahit anong tibay nung bakal na yon, is just a matter of time, mababali din yan, masisira din yan. Yun yung
explanation sometimes about oxidation, no, of free radicals. Now, ang free radicals kasi, okay, kaya napaka-harmful nito, ay mayroon siyang kakulangan. Okay? So, ngayon, ang gagawin niya, kaya ang term ko, dahil nga imbalance, may kulang siyang electron, kukuha siya ngayon doon sa ating mga cells. Parang magnanakaw, no? Kulang siya, nanakawin niya ngayon yung sa cells. Nanakawin din niya doon sa mga vitamin C, yung antioxidant, kukunin niya lahat yun. So, mangyayari, ang magiging imbalance yung ating mga cells. Eh, kung dumami na sila ng dumami, kaya nagiging unhealthy na. Okay? Yun ang ginagawa ng free radical. So, ang glutathione, imbis na kuhanin dun sa ating cells ng free radicals, ang glutathione can donate. Siya na yung magbibigay. Siya na yung magbabalanse. Alright? Kaya lang, again, ang problema kasi sa ating katawan, kung aasa lang tayo, hindi ko kailangan yan. Gastos lang yan eh. Diba? Meron naman ako. Kasi sa ating katawan, no. Kasi again, yung aging. Pagdating na ng edad na 40, 50, 60, kita nyo doon sa chart natin, ay bagsak na yung production ng glutathione. Wala kang magagawa dyan. Right? Ngayon, again, going back, other brand, eh, hindi naman nga siya na-absorb ng ating katawan. Now, here's the comparison. Very clear ito. Pupunta ako doon sa, yan, graph. Kasi ito mas madaling intindihin eh. On the left side, okay, kita nyo dito, kita naman doon sa screen. Ito yung mga lahat ng brand na binibenta sa market. Okay? Reduced glutathione or GHS, GSH. Ito yung ating patented imotayon. So, slow and limited absorption. Napaka-importante niyan, quick and total absorption. Total. That's a key word. Bakit? 30%. Imotayon is 100%. Diyan pa lang. It's incomparable na. Kasi, isipin mo, let's say, budget mo, 100 pesos. Okay? Tapos, 30 pesos lang pala yung nagagamit mo. Yung 70%, yun ay, yun, nilalabas mo lang, tinatapon mo. Diba sayang? Samantalang ito, 100% absorption. Ano pa? Substrate of enzyme. Kailangan natin yung enzyme sa atin para dun sa breakdown ng food. So, ginagamit ng enzyme yung glutathione. Pero dito, sa illustration natin, kaya nga crystalline form, di ba naka-cover siya? So, hindi siya makukuha, hindi siya mayu-utilize ng enzyme. Kaya nga nag-stay sa ating katawan, kumpara mo sa other brand, 3 hours. No? 2 to 3 hours. Sabi ng mga specialist na, mga ganyan ng doktor, na nakasubok na. Samantalang dito, ay 24 hours kumpara mo doon sa 3 hours. So, only 30%. Ulitin natin, this is 100%. Low antioxidant, higher antioxidant effect. Big difference kaysa doon sa mga ibang produkto sa market. Alright? Then, ito pa. Ito ay pinag-aralang mabuti. Taon, no? Napakaraming mga expert dedicated na nasa research and development team. So, matagal na proseso yan. Tapos, nung nakuha nila ngayon, pinapatent nila sa US. So, we have a patented brand na ginagarantee yung quality, purity, and even yung pagre-reproduce. Okay? And also, clinical studies. Kaya nga ako, every now and then, pagka may mga kausap ako na nasa linya nila yung AIDS management, aesthetics, yung mga ganyan, hindi ako nag-aalangan na kausapin sila because meron tayong mga clinical staff. Ito yung tinitignan nila eh. Diba? Ito yung mga hinahanap nila, yung data. Kaya hindi lang yung basta kwento-kwento, yung mga anecdotal na tinatawag na testimonial. More sila dun sa mga ganitong klase ng mga proof, mga clinical studies. So meron tayo. Alright, pinapakita natin ito. Enhanced bioavailability. Kaya natin nasabing 100% ang absorption. Kaya natin nasabi na higher antioxidant na 24 hours because we have the clinical study to show, to back up yung ating claim.
Now, skin and health, ito yung mga main benefits. I'm sure narinig niyo ito na yung gustong-gusto ng tao. Billion pa rin ang sales ng glutathione dito pa lang sa Pilipinas, ha? Dahil dun sa skin and health and lightening. Which is I understand. Kasi syempre, yun yung gusto natin, no? Kuminis ang balat, di ba? Right? Kutis mayaman, ikangan nila, kutis artista. Sino man naman ang ayaw. Pero sa akin, mas nakafocus ako dito sa dalawang ito. Yung liver health. Liver health. Kasi marami na ngayon na hindi nila alam na meron na silang fatty liver. Not because of alcohol, pero dahil dun sa accumulation ng diet, yung pagkain nila na punong-puno ng mga fats, yung mga oil. Di ba ngayon, inuulit-ulit na ginagamit na pamprito dun sa karne ay yung mga used oil. Di ba? Baka hindi kayo aware, pero sa palengke, marami kayong mabibili dun mga naka-plastic. Di ba? Mayroon pa nga per kilo. And majority niyo na sinasabi sa atin, ang source noon ay galing na doon sa pinagpritohan ng mga ibang mga malalaking mga companies. Reused. So imagine kung gaano karami yung cholesterol o yung mga fats, no? Well, hindi tayo expert dyan, but I know na yung klase ngayon ng oil na yon, in return, can develop into yung fatty liver. Ang problema, by the way, sa mayroong fatty liver, minsan wala siyang symptoms. At malalaman mo lang yan pag grabe na yung sitwasyon. Eh ngayon, ang tanong, meron bang matinding effect sa akin kung sakasakali na yung liver ko ay hindi na siya healthy? Di ba? Baka naman na maraming mga ganyan, common lang. Ano? No. No. Napakalaki yung effect. Kasi tignan nyo ah, pagka yung meron ka ng fatty liver, alright? Ang maaaring magiging consequences niyan, kasi kahit na tingnan nyo, mag-research kayo, magkakatambal yan, magkakasama yan. Yung sa insulin mo, maapektuhan, or maaaring yun na rin, kasama na dun sa effect ng fatty liver mo. So, ang insulin, pagka nagka-problema ka, diabetes. Pagka nagkaroon na ng inflammation, pati yung kidney mo, and hypertension, makikita nyo yan. So, mga doctor, sinasabi niya na maaaring complication ng may fatty liver. Alright? So, sa akin naman, as a layman, no, ordinaryong tao, sabihin na natin, para mas madaling maintindihan, ganito lang yun. Now, isipin ninyo, bumili kayo ng mamahaling sasakyan. Okay? Yung mamahaling sasakyan ngayon, ang ginawa mo, gusto mo siyang maalagaan, dinala mo siya sa isang mamahaling kasa, di ba, tawag natin. Binili mo yung mamahaling langis at pati yung mga additives. Pero nung tinanong ka ng mekaniko, sabi mo sa kanya, sabi sa'yo ng mekaniko, kailangan natin palitan yung filter. Sabi mo, ah, hindi na. Huwag mo na palitan yung filter. Okay na yung mga langis, saka bago pa yan. So, hindi ka nagpaparate ng filter. What will happen? Diba, it's just a matter of time. Pwede, kasi bago pa. Tatakbo pa yan eh. But it's just a matter of time, mamaya pupugak-bugak na o mamaya sira na yung makina, katok na yung makina. Ganun dito. Pag hindi mo nilinis yung liver mo, it's just a matter of time, sa dugo mo, nandun na yung lason, napunta na sa ibang organ. Kaya nga sa akin, primarily, ang concern ko, kaya ako nagtitake nito. Ito yung ating imutayon. No? Kita nyo naman, may pagmamalaki mo. No? Hindi lang din sa Pilipinas, sa buong mundo. Tingnan nyo yung presentation natin. Of course, ang pinaka-importante yung laman sa loob. No? Ito yung ating exclusive and patented na product, yung H-Life Imutayon, no, for the liver, right? Para maging healthy yung liver natin, and global antioxidant, alright? So, ayan, so yun ang pinaka, huwag natin kalilimutan. And just to end, ano, yung ating presentation dito sa ating product, na H-Life, summarize, ang nasa market, binibenta sa market, yung reduced glutathione or yung common, ano, yung L-glutathione. Sa atin, S-acetyl crystalline form. Nakapaten, daily dosage is 100 o yung isang kapsula. Pero kung siya ay merong mga complication, pwedeng mag-take ng dalawa. Okay, dalawang capsules a day.
And ito ay supported ng clinical studies, European production. And to add more, kasi nga ito hindi ko pwedeng hindi mention, to enhance further, kasi gusto nga natin maximum talaga, no? Sabihin na natin na walang pwedeng pumantay pagdating dun sa quality, ay dinagdagan pa ng Asta Santin, magmula sa Asta King. Kasi importante yung source, okay? Ang Asta King, ang number one producer ng Asta Santin, at ito ay pinaka-powerful din na antioxidant. Okay? And ang purpose nito ay to beautify our skin inside and outside. Also, ito ay maganda sa kabuuan, ano? Sa internal organs natin, para sa cardiovascular disease, and safe na safe tayo pagdating dun sa quality. Then, another product pa na isinama dito, ay ang very powerful, may CoQ10, pero itong gusto kong i-mention, yung KSM-66 Ashwagandha. Diba? Sarap sabihin, alam nyo pagka sinasabi ko to eh, talaga namang binibigyan ko ng diin. Kasi Ashwagandha. Diba doon pa lang sa ganda, eh sigurado na gaganda ka. Diba? You can never go wrong. Eh minsan sabi pa nga sa akin, isipin mo, kaya siya naniniwala daw dito, sa pangalan pa lang, kahit na aswang, eh gaganda. Mas lalo na sa atin. But kidding aside, napakaganda ng Ashwagandha kasi number one ito sa India. Okay? Alam nyo yung India kasi, meron silang practice yung tinatawag na Ayurveda na balance yung kailangan. Parang holistic din. They combine yung relaxation through yoga. Diba yung term nila doon, yung yoga. So yung physical, emotional, spiritual, at saka yung food supplement. So may mga herbs sila. Ang pinaka number one sa listahan nila ay yung ashwagandha. Okay? At ito yung hindi lahat ng ashwagandha sa market ay pare-pareho. Yung iba gumagamit noong, kasi pwedeng from roots to the leaves. Ngayon, yung KSM-66, kaya number one siya sa buong mundo kasi only yung pinaka-potent na part noong halaman ang kinukuha nila, which is the roots. Kung gusto nilang kumita, makakasave sila ng more than 20% kung gagamitin nila yung dahon. Ito hindi. Kasi sa family business, gusto nila ma-maintain yung quality. Kaya the best, no? Only the roots. Kasi ito, may clinical study siya. Ipapakita ko siya later on, but let me just summarize. Ito, number one sa stress. Okay? Stress relief. Doon pa lang, bawi-bawi ka na. Di ba? Kasi nga, exposed tayo sa stress. Memory. And cognition. No? Muscle strength para sa mga athletes. And endurance. Quality of sleep. Siyempre, pagka anti-stress siya, automatically, no, makakatulong doon sa mga taong hirap makakuha ng good quality sleep. Sexual health. Napaka-importante yan. Male testosterone. Para sa mga athletes o kaya mga busy people, no, mga nag-opisina, kailangan natin ng testosterone, weight management, and thyroid health. So, like I've said, lahat ng mga binanggit ko ay mayroong mga clinical study. So, hindi ko na iisahin yan. No? And lahat ng mga clinical studies na yan. Also, kagaya ng sinabi ko din kanina sa ibang source natin, ang KSM-66, kaya siya number one dahil nga recognizing the world, the mga top na bodies na kung saan dumadaan sa kanila masusi at tinitingnan nila kung ano yung pinaka the best na quality sa kanila, nilagyan ng seal of excellence, kumbaga. So yan, ang ating Ashwagandha. Alright? So yun yung tinatandaan nyo lang sa ating Ace Life na Emothion, number one na siya pagdating doon sa gluta. Dinagdagan pa siya further, in-enhance yung kanyang effect because of the astaxanthin and ashwagandha. So, wala pong pwedeng tumapat ngayon. Kagasing ganda, kaya nga nakama-excite ka talaga eh. Alright? Dahil dito sa dalawang produkto na to, we have so huge na market dito pa lang doon sa dalawa. And, syempre, dahil nga lahat naman tayo naliligo, di ba? Nauuso na yung mga hindi lang panlinis, hindi lang disinfectant, or okay, para sa mga skin problem,
Pero meron tayo ngayon dito, combination 21 in 1. Imagine 21 na napakaganda mga ingredients. Meron tayong stem cell, meron tayong colloidal gold, meron tayong goat's milk, yung mga ganyan, shea butter, aloe vera, etc. Sa mga ilan lang yun sa 21 na ingredients ng ating Full Glow para whitening, moisturizing, anti-aging, and rejuvenating. Ayan ang ating... At meron din tayong, syempre, yung kape. Ito kasi, market natin yun dahil lahat naman naliligo. Di ba? Sabi nga nila, eh, paglabas mo pa lang, marami nga nangangailangan nito. Palitan lang nila yung brand ng 21 in 1. At syempre, kape. Kasi nga, ang tao talaga mahilig magkape. Di ba? So, imbis na gumami o mag-take ka ng mga highly acidic na coffee, dahil nga doon sa 3-in-1, di ba na usiyan, 4-in-1, may kasama na siyang sugar, creamier, at saka yung coffee. But what we have dito sa ating Full Jack Gold, 15-in-1, kasi unang-una yung sugar na ginamit dito, kasi marami mga diabetic patient, o kaya in-observe nila, ayaw nila na makarating doon, health conscious sila, ayaw nila na gumamit ng white sugar. So what we have ay yung stevia, which is yung natural na sweetener. Kaya safe na safe. Tapos, kaya naman 15-in-1, kasi parang nag-i-enjoy ka na ng masarap na kape, at the same time, nag-multivitamins ka pa. Nagkakape ka na rin lang naman eh, di ba? Nagkakape na rin lang naman tayo, palitan mo lang yung brand ng healthy coffee. And, syempre, meron tayong napakarami ng testimonials. Luzon, Visayas, Mindanao, even abroad. Almost every day, meron tayong mga nakuko. Napakarami na actually. So, ito yung mga, just to cite a few na mga testimonials ng mga nakagamit, kagaya ni Miss Mirna Arguillas, ay meron siyang hepatitis. Okay? Gumamit ng product natin, nakita nyo naman, yung result, naging positive na, I mean, positive yung result, no? Pakaganda ng benefit na nakuha niya sa ating Fulgent Placenta. Okay? Then also we have si Miss Alpha Tanike. Ang case naman nito ay breast cancer. Okay? So, kinombine niya yung ating Fulgent Placenta at saka yung ating M3 factor. Pwede po yon. Hindi siya, pwede siyang i-take na pa isa-isa, pwede. Pero kung combination, kasi maaaring yun ang tanong, yes, pwede siya i-combine. Okay? Mas lalong ma-enhance yung effect. Okay? Breast cancer. And then, we have also yung case ng, eto, si Miss Yunus, gallbladder stone. Naka-schedule na siya for operation, nakita niyo naman dyan, before, ng November 13, 2.2. Pero nag-sink yun, nung nag-take siya ng ating Fulgent Placenta. From 2.2 centimeters naging 0.25. So 88.7% na reduce. Diba? So hindi na siya nagpa-opera kasi nga natural na lang yung ang gamit na lang niya o tinake niya yung sa ating placenta. And then weakness, hindi makatayo. M3 factor ngayon. Nakakalakad na. From Cebu, Miss Melodina Alon. Ganun din, stroke patient. Ayan yung result niya. Okay, we have also case nung liver precarcinoma, yung doctor mismo ang nag-monitor nito from Zamboanga. Okay? And also diabetes, 10 years na kumaga ganun na lang pabalik-balik, but now 107 naging normal yung kanyang blood sugar. And so on and so forth. Napakarami na po tayo mga testimonials just to assure you that we have the best product in the market. Okay? Kaya pati sa skin problems, sabon natin. Now, ang recommendation ko is, mas maganda, you combine. Hindi lang external, hindi lang yung sabon, but also internal para right combination. Okay? So, yun. Maraming salamat po dun sa time. Let me just summarize yung ating pinag-usapan ngayon. Number one is, yung approach natin towards yung sa market is holistic. No, para sa ganun, ang maiwasan natin na yung masyadong maraming tinitake, di ba? Kung kakayanin din naman na
isang product o dalawa tatlo yung ating natural, as much as possible, yung natural approach natin para sa ganoon, wala yung maaring problema na long-term side effect. Especially nga yung kidney, kasi kailangan natin pag-ingatan yon. So we have yung holistic approach, cellular nutrition with our stem cell, yung fulgent placenta. And then, tayo yung mayroong exclusivity to market yung powerful products na to, yung fulgent placenta and yung H-Life. So that's the potential ng pag pinag-usapan na ngayon. Number one, syempre sa atin muna. Nabanggit ko na kanina, we use the product, then magiging natural na lang pagka-share natin. So hindi lang para sa atin, kung hindi, kaya nga health ambassadors tayo eh. An opportunity to help other people, we share our testimonials sa kayong effect ng product. And also, sa mga naghahanap din ng opportunity when you share the goodness of the product, so kung sino man ho yung nag-provide sa inyo, you might be interested, no? Sa pwedeng makatulong sa iyo financially. Nabanggit ko kanina, maaring ito yung pinagdarasan mo, no? Doon sa finances mo, kung ano man. You could just imagine you have the opportunity to be an exclusive distributor of these amazing products in your area or in the world, kahit saan, wala nang limit yan. So ang suggestion ko, kung sino man ang nagbigay sa'yo, nag-share ng video, tanungin mo na, kausapin mo na siya sa details kung paano ba naman mag-benefit financially. Alright, so maraming salamat sa mga leaders natin, sa mga grupo natin na nag-monito, PCE team, of course, and with the other groups also na nandyan, hindi ko naman mabanggit lahat kasi gusto ko kumpleto. But now, later on, probably dun sa susunod natin mga videos. So maraming salamat sa inyong time and abangan nyo po yung mga iba pa mga susunod namin. Very interesting lahat ng mga topics natin, may mga question and answer and kumbaga, part by part. Siyempre, para naman meron pang element of surprise. At lalong talaga paganda na paganda, lalong may ma-excite. Diba? Dito pa lang, the best na, I tell you, I guarantee you, mas lalo pa yung masusunod. So again, thank you dito sa Fulgent, sinasabi namin, because we shared success, with our family, in Fulgent, together we shine. Thank you so much, God bless you all. I'll see you again sa ating susunod na presentation. Thank you. Bye.